Magandang hapon na sense, narito po muli ang update sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Biyernes, October 22, 2021. Ayon sa Pag Asa, napatuloy pa rin po na nakaka-apekto ang intertropical convergence zone sa bahagi po ng Palawan, Visayas, Bicol Region at Mindanao. Kung kaya asahan po ang mga pag-ulan sa mga nabanggit po na lugar. Apektado pa rin po ng mahinang northeasterly surface wind flow ang extreme northern Luzon. Samantala, ang low pressure area naman po na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay posibleng lumapit ngayong araw sa bahagi po ng Eastern Visayas. Mababa naman po ang tsansa na maging bagyo sa loob ng 24 oras. Huling namataan ang sentro nito sa layong 420 kilometers silangan po ng Giwan, Eastern Samar. Hindi rin po inaalis ang posibilidad na ito'y maging bagyo kapag po nakatawid na sa bahagi ng Visayas at Palawan papuntang West Philippine Sea. At inaasahang tatama ito sa bahagi ng Southern Vietnam ngayong weekend. Samantala, ayon sa JTWC, isang LPE din po ang nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, nasa silangan po ng Mindanao. Sa ngayon po, mababa pa ang tsansa na ito'y pumasok ng ating PAR. Pero mataas po ang tsansa na maging bagyo po ang nasabing LPE. Patuloy po natin i-monitor ang magiging development po ng mga nasabing sama ng panahon. Ang Caraga, Eastern Visayas at Central Visayas ay asahan po ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms dahil po yan sa intertropical convergence zone at ng low pressure area. Ang Batanes at Cagayan, asahan naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan with isolated rain showers, tulot naman po yan ng northeasterly surface wind flow. Samantala, ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa ay asahan din ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan with isolated rain showers or thunderstorms, dulot naman po yan ng ITCZ at ng localized thunderstorms. Maging handa po sa banta ng baha at paguhon ng lupa at ugaliin po na magdala palagi ng payong o kahit anumang panangga sa ulan sa tuwing lalabas po ng ating mga tahanan. Patuloy na mag-ingat, maging alerto at patuloy na mag-monitor sa lagay ng ating panahon.